Hi guys, good evening. This is Jared Sensei. 今日もよろしくお願いします。じゃあ今日は食べます。ね。食べますか?食べませんか?食べましょう?食べましょうか?について説明していきたいと思います。Okay guys, so ito very quick ito guys. Paano ba or ano ba yung pagkaiba-iba nitong verb na to pag binago natin yung way of approach. Pag gumamit tayo ng tabemaska, tabemasenka, tabemasyo, tabemasyoko, ano ba yung exact meaning niya? Okay. Again guys, hindi ko na ito patatagalin. Let's use tabemaska. Like for example, gamitin natin ito, ne? Unahin natin itong tabemaska. So as you know guys, ang mga Hapon ay very less assertive. Hindi sila yung direct na tao. Kumbaga, if ever meron silang i-ask sa isang to someone, laging nagko-focus sila sa mararamdaman nito. Parang lagi yung kanggay-kata nila tinitingnan kagad nila yung futuristic approach na hindi masasaktan pag tinanong mo to. Very, I'm not say sensitive sila, kumbaga they are respectful pagdating sa emosyon. But I could say not all Hapon, but I could say 70% ng mga Hapon. So, pag gumamit tayo ng tabemaska, like for example, Sensei Rami no tabemaska, very positive. Kumbaga, direct. Sensei, kain ka ng ramen? Parang wala man lang siyang, hindi ko binigyan ng chance na gusto mo ba or hindi. Siya nag-decide in a positive approach. So, ito guys, I could say, kapag nag-aalok kayo, normally, especially ko, pag mag-aalok kayo ng Hapon, this one is very direct. Huwag ito. Again, huwag ito in a way, pwede mo itong gamitin in a casual like tabiru sa mga friend mo. Kapag ginawa mo itong casual way, so itong mas nagiging ru. So pwede. Taasan mo yung intonation. Yamada. Gamit tabiru. Basta, peers na or mga kaibigan mo, you could use this. But in a formal conversation or kung hindi mo naman ganun ka-close, hindi siya maganda yung tabemaska. Sige, kimas ne. Okay, let's have this tabemasen ka. So, itong tabemasen guys, this one is like, aite no kimochi ga mataku wakaranai. So, ito guys, hindi mo alam mismo, as in 0%. 0% nang nararamdaman ng isang tao ay hindi mo alam. Parang out of nowhere, bigla kang magyayaya. Gumagamit tayo ng tabemasen. So aside sa hindi mo alam, yung kimochi ng kausap mo, yung nararamdaman niya, ito ay you are giving consideration also na mag-decide yung kausap mo. Kasi nga out of nowhere, bigla kang nagtanong. Like for example, Sensei, isyu ni ramen no tabemasen ka? Sensei, isyu ni ramen no tabemasen ka? Parang bigla kang nagyaya. Sensei, hashita, isyu ni basketball wo shimasen ka? Parang wala akong alam. Bigla kang nagyaya. So, binibigyan mo ng time mag-decide. Yung isang tao, kapag gumagamit ka ng tabemasen ka, at the same time, nire-respect mo yung opinion niya. Kumbaga, hindi ang kaman niya, hindi ang kaman niya or mag-agree man siya, it's okay. Kasi nga, binibigyan mo siya ng konsiderasyon mag-decide. Kasi out of nowhere, bigla ka nagyaya. 0% hindi mo alam kung gusto niya gawin yung gusto mo rin. Ikaw gusto mo, siya ba gusto mo? Ikaw gusto mong gawin, shtay ka, but yung kausap mo, hindi siya shtay. As in, bigla lang nagaya ka. Example, Sensei, hashtag, isyu ni egao mimasen ka, so nagyayaya ka in a way, hindi mo alam kung gusto niya or okay sa kanya. So again, yung mamasen ka, this is really a polite, no? Mas okay ako to kaysa dito. Very polite to kasi you are giving consideration. Kaya nga, if you will say, Sensei, ramen no tabemasu ka, very, very assertive, very direct, ikaw nag-decide. Teka lang, wait lang ha. Yung tabemasen ka, may no one siya na, would you like to eat ramen sensei? Parang, would you like to go? May ganun siyang kirot, pero yung percentage nga nito, ako, gusto ko,
pero yung kausap ko ba gusto? As in, meaning to say, 0% na hindi niya gusto yon, pero nag-offer ako. So again, uulitin ko, to politely ask someone, to politely invite someone sa isang bagay na wala siyang idea, na direct mo siyang tinanong, para hindi ka ganun ka-direct at less offensive, lagi mong bibigyan siya ng consideration na mag-decide, use that tabemasenka. Ulitin ko, mas maganda tong gamitin, itong tabemasenka. Kasi nga, you are respecting his decision or her decision, at the same time, less direct siya. At magalang yung pananalita na to. Sabi na ay, yung in a casual way. Ulitin ko, mas maganda itong gamitin tabemasenka. Okay? So next tayong tabemasyo. Ito namang tabemasyo, guys, itong tabemasyo, 99% nung kimochi ng isang tao, alam mo. Again, watashi wa shitai, aite mo shitai kimochi ga wakaru. Alam ko na gusto niya yung isang bagay. Itong tabemasyo, guys, ang tawag nga natin dito, ishike, or may willpower to. Kumbaga, inviting the listener positively. Kumbaga, may good vibes, may good ambience. Kasi lahat gusto natin, 99%. Gusto mo, 99% gusto ko rin. So, in order for me to execute a good ambience, or parang I'm really 100% happy sa mangyayari na gagawin natin. Like, for example, Sensei Ishinego, Ego, Aimashou. Mimashou. Sensei Ashtani, Aimashou, ne? Kumbaga, maganda yung vibes na ina-execute mo sa tao. At pag kumbaga, may willpower. Siya kagustuhan niya yung nangyayari, ako kagustuhan ka. So, 99% na gusto natin yung mangyayari. Shimashou, tabemashou, ikimashou. Parang, let's go! Ganon, let's eat! Let's do it! So, yun yung gamit niya. So, ito guys, as long na alam niya naman yung mangyayari, naghihintayan na lang kayo. Like, for example, alam niya na mga alis kayo, naghihintayan na lang kayo kung sino magyaya. Pero again, 99% ha, alam mo yung mangyayari, use masyo. Ja, ikimasyo. Ja, yasumi masyo. Alam mo naman na magyayasumi kayo, alam mo mag-rest day kayo, alam mo naman lahat ng mangyayari, use tabe masyo. So again, tapos ito guys, 0% ha, ito naman 99% yung kimochi ng isa, alam mo. Shitai din siya sa mga gagawin, ako shitai din ako sa mga gagawin. Okay guys, let's have the last one. Mashoka. Itong mashoka naman guys, with question mark siya. Ito naman guys, nag-ask ka to someone if it's okay. So ito naman guys, ang tabe mashoka ginagamit to, ako gusto ko. Ikaw ba gusto mo? So I will ask you. That's why may question ka siya. Ito naman guys, 50% yes, 50% no. Uulitin ko, gusto natin, ako gusto ko. Ikaw, in a way, maaaring gusto mo, but again, hindi ko alam, not unless magtanong ako. Ulitin ko, ako gusto ko. Ikaw ba gusto mo? So in order for me na malaman ko yung gusto mo, mag-aas ako ng question, kaya siya may ka. So dito guys, 50% na okay, 50% na hindi. Okay. Kumbaga, pwedeng mangyari siya 50% na gustuhin niya or 50% na hindi. Kaya nga nag-ask ka ng question kung okay lang ba or kung okay bang gawin niya yung isang bagay na yun. Another example, may favorite akong game, may favorite tayong laruin na game. So ngayon, pagtapos ng exam, kunya may exam tayo, tapos yung exam, magtatanong ako kung gusto maglaro ng game kasi paborito natin yun. So, hindi ko malalaman yun not unless magtanong ako, kaya nga may ka. Nene, hamateru gemo. Isyo ni. Shimashou ka? So, yun guys. Tinanong mo siya kung gusto niya. Kung hindi ka magtatanong, hindi mo malalaman. Kasi nga, maaaring yung day na yon na tinanong mo siya, kahit gusto niyang maglaro ng game, may other agenda siya. Pero, ulitin ko ha, 50% ha, may idea ka sa tinatanong mo. Kasi gusto niya yun eh. Paborito namin yung ramen, paborito namin laruin yung game, pero I don't know on that day, gusto niya bang kumain ng ramen or
gusto niyang maglaro din ng game. So I need to ask, so, sabi nga 50% ng kimochi niya alam ko na gusto niya yun. But yung other 50%, hindi ko alam. So I need to say, or I need to use tabi masyoka. Hindi to guys magkapareho yung tabi masenka at tabi masyoka. Hindi sila magkapareho. Ito kasing tabi masenka, 0% ng kimochi ng isang tao ay hindi mo alam. Out of nowhere, bigla ka nangyaya. However, itong tabi masyoka, 50% ng kimochi niya alam mo. 50% maaaring ayaw niya. Like for example, ganito, di ba? Ano sensei, nimotsu mochi masyoka? Oh, mochi masyoka. 50% alam mo na kailangan ng sense ni sensei ng tulong. 50% yun. Based sa nakikita mong situation. However, yung other 50%, maaaring magaan lang naman, kaya okay lang sa kanya na hindi. Ulitin ko ha, 50% kailangan may idea ka sa mga nangyayari. Situational. Gusto niya, alam mo na gusto niyang manood ng sine, alam mo na gusto niyang kumain, alam mo na mahilig siya sa ramen, mahilig siya manood ng sine, mahilig siya maglaro ng game, pero 50% lang yung alam mo. On that day, 50% gusto niya ba para ma-pull yung 100%? Hindi. Kaya nga mag-a-ask ka ng question para ma-fulfill mo yung 100%. So yun siya. Again, use masyoka, basta 50% may idea ka, and then yung 50, parang 50-50 nga. Kumbaga, si Masyoka, 50-50. 50% na gusto niya, 50% na ayaw niya. Depende sa situation. Maari kasing meron na siyang agenda na mangyari on that day. So, ayun lang guys. So, ulitin ko, kung gusto niyo pa ng malinaw na explanation, we provide private online tutorial sa Japanese language kahit ano guys. Basta N5, N4 and entry yung lesson, we could help you guys. So, again guys, I hope meron naman ako na-share sa inyo. Kung nagustuhan niyo ito, mag-comment lang kayo, paki-like and paki-share na rin para mas marami pang tayong matulungan na gustong matuto at mag-aral ng Japanese. Ja, arigatou gozaimashita. Mata, yoroshiku onegaishimasu. Bye-bye. Ja ne.